Pa-restore tong unit. Naka-restore dapat yan bago mo dalhin yung isang sasakyan, motor man yan o unit na kotse, bus o lahat ng mga vehicles na four wheels or two wheels, three wheels, pinaparestore sa LTO. So, andito ako ngayon sa LTO para iparestore tong unit na to. So, hindi na ako nagpalakad kasi mayroon nagtanong sa akin na nagpalakad daw. So, hindi na ako nagpalakad sa ibang naglalakad. Gusto kong ma-experience ngayon na ako lang mag-isa. Ako lang maglakad. Gusto kong ma-experience yung paano magpa-restro. So yung sa restro guys, merong hinihingi yung LTO na emission test. So nagpa-emission ako nung 3 days ago. So ito na yung result. Ito na yung result ng emission test. Nakasaad dito yung siyempre sa subati nila yung usok, no? Usok ng sasakyan. Tapos marami silang inspeksyon. So ayan guys, no? So sa emission test yan, nakapasa sa guys, pass nakalagay. Ayan siya, oh. Pass, baliktad lang kasi nakabaliktad yung camera, no? Pass lang yan. So yan guys, yung sa emission test, may pitch sila, kailangan nilang kuha ng mga usok, tapos na-analyze nila yung unit kung pasado pa ba o hindi na. So kung pasado, sa lalagyan naman nila ng pass, tapos for registration nakalagay. So pirmado na to. So kina-try ko lang na ako maglakad nito guys. Ako maglakad para experience ko kung paano maglakad ng registration na unit. So guys, andito na tayo sa LTO. Papakita ko lang sa inyo, andito na tayo sa LTO ngayon, LTO Carmona, Cavite. Ayan siya guys, yung LTO Carmona, Cavite, ayun. Ayan, LTO. Ayan po, LTO. Ayan, LTO Carmona, Cavite. Malaking building na yon. Dito lang ako sa, ano nila, sa near road test nila, kung mayroon magkumuha ng license. Ayan. So kung may unit tayo guys, kailangan nating ipa-rehistro yan. Kutsi man yan, motor, tricycle, tinwheelers man yan o bus, kailangan natin ng registered. Taon-taon tayo magpa-rehistro ng sasakyan natin. Tapos ang pag-rehistro ng sasakyan natin guys ay nakabase doon sa last number. So yung last number nito guys ay 3, dapat Marso pa to. So anong July na ngayon, so late na, so magmumulta tayo. Kahit paano magmumulta tayo ng hindi ko alam kung magkano. So subukan natin kung magkano yung multa nito. So yung second to the last number ay halimbawa 2. 7 to 3. So Marso, no, yung last number. So, January, February, March, 3. So last number 3 ni Marso. So ngayon yung 2 na nasa gitna, yun ay nagtutukoy sa first week dapat. Uno, dos, yung first week. Second week, yung 3-4. Yung third week is 5-6.
Saka yung City Otsunebe, kung di ako nagkakamali, yung last week, yan. So, dapat ito, ang restrain nito ay, ano ba yung number? 103. So, 103 ito guys, dapat ito Marso ng last week. So, walang budget si Master, kaya ngayon lang, July. Ngayon lang July ito magpaparestro guys, so... Total, ano, 1,000. Kita mo, di ba? 98 lang. So guys, ngayon July ko lang ipaparestro to. So wala kang budget eh, ngayon lang nagkaroon ng budget. So tingnan natin kung magkano yung magiging damage nito. Dahil sa emission test, ang binayaran ko lang ay $370 pesos. Pasado naman yung ano yung iningi. Hindi ko alam kung ano yung test na yung test na ginawa nila, pero ang nakita ko doon ay yung sa usok saka yung may machine silang ginagamit na pang analyzer. Ang higpit nila, pinadugtungan ng tambotso. So nagpadugtong ako ng tambotso. Pinadugtungan ko ng tambotso yung unit na to dahil nga kailangan daw yung tambotso nakikita. Hindi yung nakatago. So dinugtungan ko para humaba. So guys, abangan nyo maya kung magkano magiging damage at kung ano yung gagawin nila. So sana makapasa ito dahil yung gulong nito sa unahan na dalawa ay kalbo na, manipis. So hindi ko alam kung papasa to sa inspection. So sa ilaw naman wala problema kasi inayos ko na. Sa gulong na lang yung mga problema nito. So guys, abangan nyo maya kung ano yung gagawin nila doon sa loob ng LTO. Kung ano yung mga gagawin. So, stipot lang kayo dyan at manood lang kayo dyan. Thank you guys. So guys, pupuntahan na natin yun. Yeah, tingnan natin. Okay, punta natin yung LTO. So ayan guys no, yung LTO car muna. So titingnan natin kung ano yung magiging ano nito. Ayun si Kuya. Ayan po si Kuya kanina yung pinagtanungan ko. Ayan. Sir. So dito tayo guys sa may DTI Technic. Ano ba yung Technic na yan? Sir. Makukuha din ba ngayon? Makukuha din ba ngayon yung unit natin? Ay, yung restro? Opo. Oh, sige. Baka sabihin. Okay lang sir, may video sa... Suran. Ma'am, okay lang ma'am, video mama. Okay lang, may video mama. Guys, kakalabas ko lang ng LTO. So medyo bawal mag-video dun sa loob. So hawak ko na po yung restro.
2021. Ang binayaran ko dito guys ay umabot ng insurance niya ay 1,200. Tapos yung official receipt na dito sa ano sa registrado ay 55, so 1,499. So pumataksa ng magkano pa? 672. No? Kasama yung emission test na 500 pesos. So 7,200. Kasi may penalty guys ng 1,150 dahil nga hindi naka-registro nung 2020 saka yung 2021, dapat nung March pa. So July na ngayon. So yun guys. Ang procedure sa loob ay that galing ka ng emission, so may emission test ka na, pupunta ka ng LTO kasi bukod ko guys yung emission test. So pagpunta mo ng LTO, inspection nila yung ilaw, engine number, chassis number, saka yung early warning device guys. Yung early warning device guys, ay hindi nakakalam yun, ito yung ano, yung nilalagay sa kalsada pag nasiraan ka, mawa, naplatan ka, may nilagay silang yung parang triangle na dilaw saka yung pula. So yun ang early warning device. So ano yun, hinahanap ng inspection yun ng inspector. So bago ka mapag-register, nag-i-inspect muna sila ilaw kung gumagana lahat, pati busina, pati yung stoplight, importante, signal light yun, in-inspect muna nila. So pasado naman itong unit kasi wala naman itong problema sa mga ilaw saka sa early warning device. So andyan, kompleto naman. So pasado siya sa inspection. So nag-proceed ako dun sa insurance, kumuha ako ng 1-2 na insurance. So naka-stepler, hindi ko muna ito bubuksan. So 1,200 ito binayaran ko. Tapos yung pagpasok ko ng registered ay siningil ako ng 1,500 kasama yung penalty dito na katulad niyan, yung change venue kasi galing sang Las Piñas LTO. So nag-change venue ako ng car muna. So 100 pesos 'yon. So yung sticker hindi na sila nang singil, pero dati 50 pesos. So yung legal research fund may 10 peso pa siya. Tapos yung MBUC, yung lumaki siya kasi nasa 4,025 pesos. So dati siyang 2-3 lang. So hindi ko lang bakit. So nakalagay dito 2-3 yung dati, tapos 2019 pa. Tapos yung compi niya ay 169. So price lang dito 169 din. So may storage fee sa parking lot siguro to, 45 pesos. So napamahal ako sa penalty. Bali 2 years kasi 1,150. Ayan guys. Kasi automatic yun guys, may penalty yun. Mawa March 3. 3 yung ano mo, yung last number. So March, kung nag-registered ka ng March, April, may penalty ka kaagad ng isang taon. So ganun yun guys, isang taon agad yung penalty mo. Kahit na araw lang yung lumipas. Bawa ito yung ano niya, ito yung last ano ngayon, March 31, bawa. Tapos kinabukasan April na. So kinabukasan ka nag-registered, ibig sabihin na invalid na yon yung March mo. So penalty agad, automatic yon. So ganun kahigpit guys yung sa LTO. So lahat naman yan guys, yung kuha na penalty. So ganun talaga. Kailangan natin i-register yung sasakyan natin para magamit natin na wala kang halimbawa, babiyahe ka, wala kang inaalalang makamahuli ako kasi naka-registro sa sasakyan ko, kasi mas malaki penalty pag walang registro yung sasakyan. So yun lang guys, sinare ko lang sa inyo kung ano yung procedure ng LTO. So pagkatapos mo inspection, punta sa pagbayad ng registered. So pagkatapos yun lang guys, yun lang kasimple, napakadali lang yun, ang hindi lang madali yung gastos. so guys, so masarap may sasakyan pero magastos din, pero okay lang, ganun talaga.
So ayun guys, ang nag-change menu ako ng Carmona LTO. Ito guys, yung LTO na to ay bagong bukas. Bagong bukas to guys, 2021 nagbukas to. Nung dapat bago nung pandemic, alam ko bago nung pandemic magbubukas na to eh, kaya lang na-postpone. So ngayon bukas na talaga siya. So ito guys, kailangan nating i-xerox copy yung original. Tapos yun ang dadalhin natin sa biyahe, yung xerox lang. So pwede yun, papakita sa LTO. Pagka may inspection sa kalsada, so pwede natin pakita, wala naman tayong kaba kasi kompleto naman, naka-registrado, kompleto yung ilaw. So drive safety na lang sa mga lahat ng may mga unit. So yun lang guys. Ganun lang kasimple yung magpa-register ng unit sa LTO, kahit anong unit. So kasama ko si Kap dito, pauwi na rin kami. So ito guys, papakita ko lang sa inyo yung bagong gawa, bagong ano ng LTO gawa. Ayan guys, napakalawak po ng parking lot nila. Yung guys sa may banda ron, doon yung mga nagkumukuha ng license, doon sila nagro-road test. Yun, marami silang iikutan kasi medyo malawak ito guys, tinan mo. 360. So yung guys, yung pinaka highway na ano yun, national road. So, ganun lang, napakalawak ng parking lot nila. Ito yung bagong gawa dito na LTO sa Carmona. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa pagpapanood. Guys, maraming salamat. At shout out na rin sa lahat ng mga ka-vloggers ko dyan na araw-araw nang susupport. So shout out sa inyo lahat guys, hindi ko na isa-isahin. Dahil mas marami tayo, sana mas marami pa tayo uli na sasali sa ating grupo. At sa lahat ng mga co-vloggers ko dyan, at sa mga kilala ko, please support, please like, support, subscribe, at pindutin na rin guys yung notification bell para ma-update kayo sa next video ko. So kung mayroon kayong tanong guys, comment lang dyan sa baba. Sasagutin ko yan, bibigyan ko kayo ng oras dyan para dyan kung may tanong kayo guys. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. At sana support kayo sa sunod kong vlog uli. So thank you guys, maraming salamat sa inyo. Thank you. So yan guys, yung mga bagong gawa ng LTO dito, napakalawak po ng ano nila, rotesan. Ayan, hanggang dun, dulo. Ayan guys, hanggang sa dulo. Ayun, yun na guys, yun na guys yung kotse, oh.
Ayun, yung unang ground test. So, ang bilis nang naiikot nila. Haba na guys ng ikutan nila. Ayun po yung LTO. Ayan. So, dito banda guys yung inspection. Yung banda yung inspection nila. So,